Okay. Uncle Art gagawa ulit siya ng fried rice. Ito yung fried rice na to. Ito yung tinitimplahan ko to. Tapos ilalagay ko sa ibang container. At pag nahalo ko na to, ipapainit ko ito mamaya. Ito yung kinakain yung mga customers ko ni Uncle Art na pumupunta po rito na kumakain ng siomay. Ayun, nahuli na yan. Lagay natin dito sa may container. Tapos, sasandok ulit tayo ng ano, ng rice. Ayun o, may rice. Yan. Para dumating yung mga customer natin, hindi tayo mahihirapan na mag-ganon. Ayun o. Tapos, sangkot sarang asukar, wow. Alam niyo ang mahal ng asukar ngayon ha, 80 pesos ang per kilo. Tapos, lagyan natin ng oil, kahit oil din, mahal din. Tapos, ito malabon. Ginagamit ko malabon para kahit madagdagan mo, hindi siya yung masyadong maalat. And then, ihalo-halo ko lang to na ganito. Yung isang kaldero na ganito, ipinipipipare ko, araw-araw na ito ang ginagawa ng Uncle Art para sa mga customers siya na kumakain dito ng siomay rice. Kaya madalian lang, kahit mag-isa lang ako na nagsaserve, kayang-kaya ng Uncle Art na gawin niya dahil lahat nakaprepared na. So, pag nahalo na ito ng gusto, ilipat natin sa may container, tapos sasalang uli natin ito para mainit-init siya pag na-serve na sa plating. So, ayun na. Nahalo na. Ngayon, ibalik ulit tayo dito sa may container. Yan. Kailangan maubos itong isang kaldero. Kasi dalawang kaldero ang ginagawa ko na ganito araw-araw. So, tapusin mo muna natin itong isang kaldero. O, ganun lang. Tapos, isang kutsara na sugar, isang kutsarita na asin. Tapos, lagyan natin ng oil. Taktakan natin ng malabon. And then, haluin natin ulit. Mainit na tong kanin na to, niluto ko kanin ng umaga, pero ganito ang ginagawa ko para hindi ako mahihirapan pag sabay-sabay dumating ng mga customer mamaya. Actually, ang paglabas ng mga customers natin na galing ibang-ibang eskilahan ay isang bagsakan lang. So, para naka-prepare na kaagad, ganito ang ginagawa ko. So, pag dumating na sila, magsasandok na lang ako sa plating nila. O, di ba? Mabilis yun. So, ayan ang tactic ng Uncle Art. Kahit gaano karaming customer siya mamaya, hindi siya maaapura dahil naka-prepare na to. O, di ba? Napaka-simple lang. O, fried rice na to. Kulang pa yan. Dalawang kaldero ang ginagawa ko to araw-araw. So, nagawa ko na yung isa. Ito na lang gagawin ko. Dalawang kardino kalalaki ang niluluto ko araw-araw. So, pag 11 na, nagaganito na ako. Isasalang ko ulit ito mamaya 30 minutes ulit ito na isasalang ulit para mainit-init pag dumating na yung mga estudyante. So, masarap na. Inuunahan ko na lang na pina-fried rice. Pero ang dating nito, parang fried rice na talaga. Ayan. Tapos, ito matatansya ko kung gano'ng ilalagay ko kasi
sa tagal ba naman na ginagawa ko ito, kaya yun. Ayan. Kahit masubrang ko ng ganito, walang problema, hindi tumalat dahil malabon ang ginagamit ko, hindi yung silver swan. Tapos yung manteka, kailangan kontrolado rin. Kasi mga ibang customers ko natin, ayaw nila yung mamanteka. So lahat po na-measure. Wow, di ba? Sarap ng bagay na ginagawa mo, kailangan may measurement. Kasi mas maganda yung exacto lang. O, di ba ba? O, ayun na. Itsura pa lang. Kanin na. Ayun na. Di, napuno na yung isang kaldero. Salang natin ito. Ngayon. Tatakpan natin ito, tapos ibalik doon sa may gasol. Diba? Iluluto ulit natin ito na ganito. Ganito yun, gaganyan ko lang. 30 minutes yan na gumaganon para mainit. Pero kailangan kontrolado po yung apoy para hindi siya masyadong masunog. Ayan, kontrolado na yan. So, sabay ko na ilin yung sabaw. Ito po yung sabaw nila, oh. So, yan. Magtimpla tayo ng sabaw. Yan ang sabaw ng ano natin. Yan. Bigyan natin ng counting asuka. Instead na magic syrup o bitche na ginagamit ko sugar. Kahit mahal na ang sugar, iba kasi pag may lasa yung sugar at saka asin. And then lagyan ko ng Knorr cubes. O, di ba? O, sabaw na to. Yan pa lang ng tubig. Naglagay ako ng luya. At maglagay ako ng bawang. Yan na, may bawang na yan. So maglagay ako ng sinigang. O, sinigang sa sampalok yun. Ay, yung ginagawa ko na sabaw po nila. Nagdagan natin ng kaunting asin kasi maraming tubig nilagyan natin. Tapos, lagyan natin ng kaunting oil. O, diba? Pero may pag pinaglagaan ka na ng manok, kasi tulad kahapon, naglaga ako. Yung pinaglagaan ko dito ay sinalo, tinimplahan ko lang. Naubos lang na yun, kaya magtitinta ulit ako. Ganun lang kasimple. So, 30 minutes yan na iluluto ko. So, ito, natapos isang kaldero.
Ilalagay ko ulit dito isang gagawin ko kasi araw-araw naubos ko ng dalawang kaldero na ganito. Sa mga kumakain ng mga estudyante po natin. Kaya dito kumikita sa Uncle Art ang ginagamit niya pag lumalabas siya na nagbablog. Nagpapakain siya araw-araw, every Monday to Friday. Even Saturday and Sundays, marami din kumakain dito. Kaya pag lumalabas ako, pag napakain ko po lahat ng mga estudyante, okay, pwede na akong lumabas na mag-vlog. Ganun, pag Saturday, lalabas pa rin ako kasi yun talaga yung Saturday at Sunday ako nagbablog. So, magpe-prepare na po na tayo kasi mamaya darating na yung ano natin, mga customers po natin. Pa? Yan na lang ang araw-araw na ginagawa ni Uncle Art. Yung hirap din kumita ng pera, no? Araw-araw ganito. So if you love your work and if you love what you're doing, walang problema. Kahit kumikita ka ng konti, mahalin mo lang ginagawa mo. Ayos doon. Kasi yung kinikita ko dito araw-araw, eksakto lang naman sa amin na umubuhay. So please subscribe to my YouTube channel. Just click the notification bell so that I can update you and to my next vlog. So thank you. See you again tomorrow. Ganito rin ang gagawin ko bukas. So thank you very much.